kumusta po kayo? I pray na tayo po lahat ay nasa mabuting kalagayan at tayo po ay patuloy na nakakaranas ng kalakasan ng ating Panginoon at patuloy na ang ating pong mga pangangailangan ay tinutugon ng ating Diyos. So tayo pong lahat ay manalangin sa umaga pong ito. Panginoon, marami pong salamat. Lord, salamat po. Panginoon, ikaw ang nag-o-ordain ng lahat ng panahon sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, na ang mga panahon, Lord, na ito ay sineset up mo for miracles, O God. Salamat po, O Diyos, Lord, na there are millions of miracles, Panginoon, na patuloy na ginagawa mo, nililikha mo sa bawat araw, O Diyos. Salamat po, we thank you, we bless you, na kami, Panginoon, ay makakaranas, Panginoon, ng mga himalang ito. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen. So, ang title po ng aking ituturo sa umaga pong ito is about the seasons, the season of miracles, no? Panahon ng himala ng ating Panginoon. Ang sarap po nun, hindi ba? Hindi lang ang ma-experience natin yun pong mga panahon ng summer, no? Yung panahon ng yung rainy season. Di po ba yung cold season, hindi lang po yan. But there are season of miracles. Yun pong panahon, no, ng himala ng Panginoon o pagpapala ng Diyos sa atin pong lahat. No, parang imagine nyo, no, kung yung panahon na yon, no, ay panahon talaga na nakikita natin bawat araw, no, ay may himalang ginagawa ang Diyos kaliwat kanan sa ating mga buhay. So sino nga po ba yung higit na makakaabot, no, sa kaisipan ng Diyos? No, ang panahon ngayon ay very challenging. Alam ko po nag-aagree kayo diyan, and for sure lahat po tayo may mga challenges na kinakaharap, no, sa mga buhay po natin. But we live in a days na nasusubok po yung ating faith. Of course, pag may mga challenges po tayo, no, andyan po yung testing ng faith natin. Pero salamat na lang po sa Panginoon dahil pinapatatag po niya tayo at walang bagay, no, na inaallow po niya na maranasan po natin na hindi po natin kakayanin, no. Ibig sabihin, yung andyan po siya para palakasin yung ating pananampalataya. Kung ang babasihan po natin ay kung ano yung nakikita ng ating natural na mga mata, tayo po ay maaaring ma-discourage or manlumo o panghinaan kaya ng loob. Tama po ba? Kasi basically, no, yung mga nakikita natin, no, ay nakaka-apekto sa atin, no. Kung hindi maganda yung nakikita natin, po ba minsan naapektuhan niyan yung pakiramdam po natin. Pero hindi kaya, no, na kung ano man yung iniisip natin na ginagawa ng kaaway sa ngayon na nagkukos na madaming setbacks sa madami sa atin ay posible pala na ito ay set up ng Diyos upang maranasan natin ang kanyang himala. No? Alam niyo po, ang kaaway talagang yun ata yung kanya talagang purpose, eh. No, yun talagang mission niya, di po ba? No, na lumikha, no, ng mga bagay, no, na kakasira, no, ng ating pananampalataya. Amen. Pero dun po sa mga panahon pala, no, that we are being challenged or tried, no, natetest po tayo. No, yun din po pala yung mga panahon, no, na sineset up din ng Diyos, no, ang opportunity para makakilos siya sa ating mga buhay. Tama po ba? Because with man, it is impossible. But with God, all things are possible. Tatandaan po natin yan at huwag nating kalilimutan. Kaya kung meron po tayong mga matitinding mga bagay, no, na pinagdadaanan na parang lahat ay ginawa na natin pero parang hindi pa rin yon sapat, no, o hindi nagdulot ng magandang outcome, alalahanin po natin that with God, all things are possible. So, alisin natin yung pagtitiwala lang natin sa kakayanan natin. Magtitiwala po tayo sa ating Diyos na
gumagawa ng himala sa ating mga buhay. Sabi po sa Ezekiel 34:26, I will make them and the places around my hill, Jerusalem, Zion, a blessing. And I will make showers come down in their season. There will be abundant showers of blessings or divine favor. No, nakakatawa, di po ba? No, ang season na to ay hindi pangkaraniwang panahon. Dahil no, ito po yung panahon na hindi ang ulan ay ulan ng literal, no, yung tubig. No, minsan pag napalakas ang ulan, medyo matagal ang ulan, no, at malakas yung volume ng ulan, ay nagkukos pa ito ng mga pagbaha, no, at kapahamakan. Pero ito pong sinasabi po dito, no, uulanin po tayo ng pagpapala. Wow, di po ba napakasarap? Meron palang ganitong klaseng ulan, di po ba yung ulan ng pagpapala ng ating Panginoon? At ito po yung sineset up ng Lord, no? Matitindi man to, lalo na yung pandemic na pinagdaanan natin, kahit itong post-pandemic, may aftermath pa. Di po ba, no, yung mga businesses, no, nagsisimula pa lang mag-recover, at minsan ay hindi ganun kadali, di po ba, na mag-bounce back, no, from yung mga ating mga pinagdaanan, di po ba? No, pero nakakatuwa po, di ba, na may panahon na sineset up ang Diyos na mag-recover tayo. No, may panahon ang Diyos na sineset up niya para maranasan natin, no, yung kanyang pagpapala, no. Lagi po natin tong tandaan, no. Meron pong restoration na ginagawa ang Panginoon, at ito na nga po yun, no, this is the season God ordained, no, a season of miracles. Meron pong himalang gagawin ang Panginoon sa buhay natin. So ang himala po ng Diyos ay nangyayari, una, kung tayo po ay fully convinced, no, na siya ay, at wala nang iba ang pwedeng gumawa at magpamalas ng himala. Amen. So dahil ang Diyos lang po yung may kakayanan na gumawa ng himala, hindi po yan likha ng tao, no? So yung tipong ang Diyos lamang po yung una nating nilalapitan, pinagtitiwalaan, inaasahan, nakikilos sa atin pong sitwasyon. Dapat ay kumbinsido tayo. Ibig sabihin, buo sa puso natin, no, walang halong pagdududa, no, na ang Diyos po ay naghihimala, no? Kasi otherwise, para saan po yung ating pagtitiwala, no, kung hindi naman po, no, hahayaan ang Diyos na maranasan natin ito. Okay? So pangalawa, kung tayo po ay nakaposisyon sa lugar na ang pagkilos ng Diyos ay malayang ina-acknowledge, no, then makikita natin na kikilos ang ating pong Panginoon, no. So be with people of faith, no. Wag po tayong pumunta sa mga makisalamuha sa mga tao na nakakasira ng ating pananampalataya, no. Di po ba, minsan may mga, alam niyo, puro mga negative na mga tao na imbes na ma-build up yung faith mo, parang nasisira yung pananampalataya, yung disposition mo sa buhay. Amen. So also dwell in the Word of God, no, napakayaman po ng salita ng Panginoon para tayo ay ma-motivate, ma-build up yung ating pananampalataya, and more or less makita natin kung ano ba yung big picture ng plano ng Panginoon sa atin. And of course, no, yung manalangin po tayo, manalangin tayo. Because doubt is a major factor, no, that can distance yung para po hindi natin matanggap yung ating mga breakthrough kapag meron po tayong pagdududa sa puso natin. So pag tayo po'y nananalangin, no, na sasala, no, yung mga pagdududang yan, natutunaw kasi natutuon yung ating attention, no, yung ating pananampalataya sa atin pong Panginoon. And number three, no, we allow the Holy Spirit to move on our on our behalf, no. Ibig sabihin, no, hayaan natin, no, na ang Banal na Espiritu ay kumilos. Huwag tayong gumawa, no, ng paraan na alam natin hindi yun paraan ng Diyos or kilos ng Banal na Espiritu. At kung nandiyan na yung
may udyok na ang Banal na Espiritu sa atin, ay hayaan nating magawa yon at sumunod tayo. Kahit minsan hindi natin ganap na iintindihan, hindi natin napipicture yung magiging outcome, di po ba? Hindi naman kailangan yun. Importante sa puso mo, nagwi-witness na ito yung nais ng Lord na nagawin mo. Amen? So sabi sa Romans 8, 8 NIV, those who are in the realm of the flesh cannot please God. Amen? So by allowing the Spirit of God to lead us, will create a miracle for us, no? When we seek God's presence, no, and request Him to intervene in our situation, we can see miracles happen. Makikita po natin, no, na ang Diyos po ay kikilos sa atin pong kalagitnaan. Okay? So God has power over all creation and has the ability to work a miracle for us, no? So may sitwasyon po ba tayo sa buhay natin, no, na alam po natin sa puso natin na ang Diyos lang ang may kakayanan na ito ay ma-resolve. Amen. Alam ko, no, mayroon po tayong mga pinagdadaanan, no, at minsan po ay parang ang gusto na natin, no, na matapos, di po ba? Pero minsan hindi natin alam kung paano. Continue to seek God, no, at allow po natin ang kanyang pagkilo sa atin pong buhay. So, kailangan din po ba natin ng financial miracle provision, no, mula sa wala, kaya pong lumikha ng Diyos ng provision para po sa ating pangangailangan. Tulad ng ginawa po niya sa babaeng balo, no? This widow woman left by her husband with huge debt, no? But God made a way, no? Hindi lang niya nabayaran ang naiwang utang ng kanyang asawa. Nag-provide din ang Diyos para ma-secure ang future niya at ng kanyang pamilya. Amen? So, minsan may mga ganun po tayong mga sitwasyon, hindi po ba, no, na parang wala tayong magawa, no, or parang we are being restricted, no, dahil wala tayo parang feeling nating pagsisimulan, no, parang minsan negative pa nga tulad ng balong babaeng ito. Amen. Pero sa pagsunod po niya sa propeta, di po ba, no, sabi ng propeta sa kanya ay kunin mo, no, maghanap ka ng lahat ng mga jar, di ba? Siguro kinuha na niya yung pinakamalalaki na pwede niya makuha at kahit siguro nang hiram siya sa kanyang kapitbahay. No, because there's a great need, no, dahil yung kanyang anak ay gagawing parang pinakabayad, no, dun sa malaking pagkakautang ng kanyang asawa, no, at sabi ng propeta, ano ba yung meron ka dyan? At sabi niya nga, meron lang akong jar of oil, no, yung maliit lang, no, na langis, no, sa aking sisidlan, no, at ganun po yung nangyari, no, habang binubuhos niya yung langis, no, sa mga jars, no, ay napupuno po lahat ng mga jars hanggang sa dumating na lahat ng hinihanda niya, no, ng mga galon dyan ay napuno na, no, at wala nang ni isa mang empty. Amen. So, ganun po ang pagkilos ng Panginoon sa atin. Amen. Minsan, yung simple nating pagsunod sa Kanya, no, ay ibayo pa lang pagpupuno, no, ng Diyos sa atin pong mga pangangailangan. Amen. So, madami pa pong mga accounts ng miracle ang Panginoon. Kaya po, no, ang challenge ni Job sa atin na isa rin pong nakaranas ng matinding mga pinagdaanan, no, ay ang challenge po niya sa atin na realize niya after all ng mga challenges na yon, di po ba, no, sabi niya sa Job 5:8-9, but if I were you, I would appeal to God, I would lay my cause before Him. He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. Amen. Praise God. Sabi niya ganun, ko ako sa iyo, no, yung lahat ng pangangailangan mo, lahat ng mga concerns mo, sabi niya, idulog mo yan sa Panginoon dahil, no, ang Diyos natin, no, ay lumilikha, no, ng wonders, no, na hindi natin maunawaan at miracles na hindi natin
mabilang. Ganyan po nakilala ni Job ang atin pong Panginoon, kaya naman po no ni restore no ng Panginoon ang lahat po ng mga nawala kay Job, no. Naranasan po niya ang himala ng Panginoon nang i-restore ng Diyos lahat ng nawala sa kanya at doble pa. No, sabi po 'yan sa Job 42:10. Amen. So, lahat po tayo ay dumulog sa Panginoon. Excited na ba kayo sa panibagong season na ito na sineset up ng Panginoon sa atin pong kalagitnaan? No? This is the season of miracles, no? Na magiging famous po yung miracle ng Panginoon, at hindi mo lang yan basta mararanasan, maririnig, no, kundi mararanasan mo rin yan ng personal. Amen. Sa tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po, Lord, na inihahanda mo ang panahon na ito, Panginoon. You are setting up this season. This may be seasons of many challenges, Lord, various challenges. But Lord, thank you that these are also season of miracles, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ito yung mga panahon na mararanasan namin ang mga himala mo, Panginoon. Lord, hindi lang kami makakaranas dito. Mararanasan din po ito, Panginoon, ng mga tao na nasa paligid po namin, O Diyos. Salamat po. We thank you, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen. Amen. So, God bless you.